Hi, ako si Pax. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung saan galing ang mga chords at papaano sila related sa major scale. So, ito ang part 2 ng ngayon, 3-part series ng ating major scale explained. So, sa part 1, pinag-usapan natin ang key, ang scale, at ang mga positions nito para madali niyong ma-visualize sa fretboard. Dito naman sa part 2, pag-uusapan natin ang chord theory, finding the chords of any key or the Nashville system, and how to find the key of any song. Lahat ng ito ay para i-prepare kayo sa part 3, which is writing or improvising guitar solos sa context ng chords. Doon na natin pag-uusapan ang target notes at cage system. Exciting, di ba? Game. Ano bang meron sa chords? Hindi ba pwedeng solo agad? Sa music theory, sobrang laki ng information ang binibigay ng chords sa isang kanta. Chords ang isa sa mga pinaka nagbubuhat ng kanta kasi nandito yung flow ng harmony eh. Basically, ginaguide nito kung saan papunta yung emotion. From happy to sad to feeling hopeful and taking it up. And finally, sending you back. Pero, ano muna yung chords na bagay sa key? At kung alam mo man yung chords ng isang kanta, bakit sila yung ginagamit? Bakit sila pasok sa key? Okay, simulan natin sa pag-intindi kung paano na de-derive ang chords mula sa isang key. By definition, ang chords ay group of 3 or more notes played together para makagawa ng harmony. Ang pinaka-common na chords na ginagamit natin ay binubuo ng 3 notes, which are called the triads. Ang formula nito ay root, third, fifth, or mas kilala as 1-3-5. Huwag kayong kabahan, madali lang to. So let's pull out our chromatic circle. We will use the key of C major as an example. And the notes of the C major scale are C, D, E, F, G, A, B, and C ulit. At lahat ng notes dito sa ating scale ay mayroong corresponding chords. So tara, let's apply the 1-3-5 formula para hanapin ng mga ito. So from the scale, we can pick any note and then by adding the third and the fifth from that reference or what we call the root, mafo-form natin yung chord. Take note na we are counting within the 7 notes of the major scale, not the entire 12-note chromatic circle. So let's try finding the chord for C. Tingnan nyo yung diagram ha. So C will be our root, and then 1, 2, 3, that is E. Yan yung ating third. And then again, 1, 2, 3, 4, 5, ito yung G, that is our fifth. So when C, E, and G are played together, it forms a chord, and it sounds like a C major. And the shape looks familiar, right? Kasi if we continue to find the other C, E, G down the strings, makukuha natin yung full chord. Cool, diba? Now let's try the second note of the scale, D. Again, C major scale pa rin yung notes natin. So we take D as our root. 1, 2, 3, that is F. 1, 2, 3, 4, 5, that is A. And arranging it para mas strum. Ooh, this sounds different than... Tunog malungkot, di ba? Teka, try natin kumpletuhin yung chord. So, from here, lahat ng D, F, A, ay... Medyo mahirap siyang i-fret, so we can just simplify it to... And that's your D minor. So, ano kaya nangyari? Same lang naman ng formula, pero ba't magkaiba yung feel? Tara, let's examine what makes a chord major or minor. Makikita natin ang cause nito by examining the intervals or spaces between the notes from the chromatic scale naman ngayon, or the 12 notes. Sa major chord, ang distance ng root at third ay 4 semitones. 1, 2, 3, 4. Ang distance naman ng third at fifth ay 3 semitones or 3 frets. 1, 2, 3. Kapag minor naman, tignan nyo mabuti ha, ang distance ng root at ng third ay 1, 2, 3. At ang distance naman ng third at ng fifth ay 1, 2, 3, 4. Ito yung major. Ito yung minor. So basically, kapag umatras ng isang semitone ang third, nagtutunan
tutunog sad or minor. Sa mga chord shapes na alam natin, yun yung isang note na gumagalaw kapag ginagawang minor. Now with this knowledge in mind, we can actually derive all of the chords ng isang key kahit hindi pa natin yun naririnig. We can do it theoretically. Game. So for our third chord, E, ang ating 1-3-5 ay E, G, B. And E to G is 3 semitones, G to B is 4 semitones. So 3 semitones, 4 semitones, that is E minor. O game, fourth chord naman, F. So triad, F, A, C. And then 4 semitones, 3 semitones. Edi, F major. So for our fifth chord, G, ang ating 1-3-5 ay G, B, D. 4 semitones, 3 semitones, G major. Sixth chord, A, A, C, E. So 3 semitones, 4 semitones, so A minor. And lastly, the seventh chord, B, ang 1-3-5 natin ay B, D, F. B to D is 3 semitones and D to F is 3 semitones. This one is different. Try nating tugtugin. B to D. Tapos D to F. Ooh! Chord ba yan? Yes, that is a chord. This is actually the diminished chord. And it only happens sa 7th chord ng key. Alanganin yung tunog niya. Pero theoretically correct siya. And madalas itong gamitin sa jazz. Pero huwag niyo munang problemahin yan. Madalang din naman itong gamitin sa mga common na songs. So for now, it's just important na you take note of this. So all in, ang chords ng key of C major, I'm just gonna play the triads or the 1-3-5. And in full chords. So in the previous video, we learned that whatever relationships we have sa isang key also happens sa other keys. Nagsishift lang ng positions. So that means we can generalize this chord relationship sa lahat ng cases. So kapag 1 major, 2 minor, 3 minor, 4 major, 5 major, 6 minor, and 7 diminished. With this formula, you can find the chords of any key just by deriving its major scale, tapos fill in nyo na lang sa numbers yung corresponding notes ng key. For example, the key of E major, the notes are E, F sharp, G sharp, A, B, C sharp, E flat. So kapag in-apply natin yung formula, yung chords ng key of E major ay E major, F sharp minor, G sharp minor, A, B, C sharp minor, and E flat diminished. Okay, and E. So this system of quickly recalling yung chords ng isang key ay commonly called Nashville system. It is further simplified by using Roman numerals. Uppercase kapag major and lowercase kapag minor. Pag diminished, merong degree sign. This is very helpful kapag nagko-communicate kayo as a band kung anong chords yung gagamitin as long as alam nyong lahat kung ano yung key. Kasi sasabihin nyo lang yung number, alam na nung kausap mo kung anong chord yung tutugtugin niya. Kaya kapag sinabing bigyan mo nga ako ng 1-4-5 sa key of G, so G major scale. 1 is G, 4 is C, and 5 is D. And from our Nashville system of chords, 1 is a major, 4 is a major, and D is a major. So, ang chord progression ay... So, here's the table of all the keys with their corresponding chords. Isa sa mga pinakasikat na chord progressions ay ang 1-5-6-4. Example, sa D major, ito yun. Sobrang daming kanta ng ganitong chords, lalo na sa pop music. Pati yung 1-6-5-4. At napaka-common na nagsastart sa tonic chord or 1 ang mga kanta kasi ito yung pinaka-relax na chord relative sa key. Kaya madalas kung ano yung first chord ng kanta, yun na rin yung key.
Pero hindi lahat ng chord progressions nagsa-start sa 1 parate. For example, 4, 5, 6. Yan ang chord progression ng Pangarap Lang Kita by Parokya ni Edgar. Ang chords nito ay C sharp major, E flat major, at F minor. And it's in the key of G sharp major if we check the Nashville system. Madalas yung ginagamit sa mga refrain ng kanta, katulad ng 2-3-4. Yan naman yung chords sa refrain ng Jopay. Diba? Gamit na gamit yan 2-3-4 tsaka 4-5-6 kasi meron siyang feeling ng build-up. So nakita natin na hindi lahat ng songs nagsastart sa first note or tonic ng key. Kaya hindi porket C yung unang chord ng kanta, key of C major agad. Even looking at our table, the C major chord will appear in 3 different keys. So it's not always safe to assume na ang first chord ang key ng kanta. Example, you were given a C, D, E minor progression. Marami sa inyo matetempt na gumamit ng C major scale. And if you try, ang pangit, diba? Kasi if you check sa key of C major, ang D nito ay D minor, hindi major. Yung C, D, E minor is actually in the key of G. Kaya ang tamang scale for this progression ay G major scale. So one way of knowing the key of a song ay ilista mo yung chords. Tapos, i-check nyo dito sa table kung saan kompletong mag-a-appear yung chords. So, yung chords ng kanta ay E flat minor, E major, F sharp major, at A flat minor, makikita nyo na nasa key of B major ito. At walang ibang key ang may ganitong progression, if you noticed. Try pa tayo ng isa, Torete. Ang Torete ay D, F sharp minor, B minor, and G. And sa table, ang D, F sharp minor, B minor, A is in the key of D major. Ang verses ng Jopay, D, C. At sa table, that is in the G major key. Which checks out kasi ang chorus ng Jopay ay G, A minor, B minor, A minor na nasa key of G major din. So may iba pang way sa pag-alam ng key ng isang kanta. But for now, dyan muna kayo sa formula-based approach. I-revisit nyo yung mga songs na inaral nyo before and try naming the chords using the Nashville system. 1-4-5 ba yan? 2-3-5-1 ba yan? Etc. Kasi habang ginagawa nyo yan, natatandaan nyo yung qualities ng chord changes habang pangalanan nyo rin sila. That will help you identify them next time makita nyo sila sa mga bagong kanta even without the Nashville table. Ito, maagang paalala, at some point you will encounter anomalies kasi may mga songs na hindi strictly nagpa-follow sa 7 chords of the major scale. Marami yan, lalo na sa jazz. Or chord progressions na nag-e-exist naman sa parehong keys. Pero huwag niyo munang problemahin yan for now. Binanggit ko lang kasi ngayon pa lang gusto ko nang malaman nyo na hindi rigid ang system ng music despite it being very mathematical. At the end of the day kasi, yung feel pa rin yung nag-govern. These theories are merely here to provide explanation. So feel free to break some rules if necessary. Pero para sa mga kakasimula lang, mas maganda na intindihin nyo muna yung pundasyon ng basics bago kayo mag-experiment. So yan muna for this episode. The whole point of this video is for you to see how chords move the scale in a way na makakakuha tayo ng malalaking chunks ng emotions. So part 3, gagamitin na natin yung notes ng chords para mapagalaw din natin yung solos natin the way chords do it sa songs. Exciting, no? O, practice muna. Ako si Pax. Hanggang sa muli, tugtog lang.